Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Korazin. Kawawa ka, Bethsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, bisin sana'y malao na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Napakahalaga, mga kapatid, ng pakikinig sa salita ng Diyos. Hindi po ba't nung tayo ay mga bata pa, kapag tayo ay inuutusan ng ating mga magulang at hindi natin sinunod, kaagad sinasabi sa atin, "Hindi ka kasi nakinig." Nung ako po'y bata pa, inutusan ako ng aking nanay, "Bumili ka ng suka." 4 years old po ako. Nagpunta ako sa tindahan. "Anong kabilin-bilinan po ng aking ina?" "Huwag kang tatakbo. Sapagkat kapag ikaw ay tumakbo, anong mangyayari? Baka ikaw ay madapa." Siyempre, bilang isang bata, anong ginawa ko? Tumakbo. Pagbalik ko, nadapa ako. At ako ay nasugatan. Ito po hanggang ngayon, nandito pa yung pilat. Yeah. Anong sabi sa akin? "Hindi ka kasi nakinig." Ganito kahalaga ang pakikinig. Ganon din po sa salita ng Diyos. Kapag tayo'y nakikinig sa salita ng Diyos, ang meron tayo ay biyaya. At kapag hindi tayo nakikinig, anong meron? Kapahamakan. Ito'y ating narinig sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruk. At sinasabi dito, "Naging suwail kami. Kami ngayon ay naghihirap." Ganon kahalaga yung pakikinig. When you listen to the Lord, when you follow His ways, para po sa unang pagbasa, you will be blessed. But when you do not listen, you will have misfortunes. Kaya mga kapatid, nakalagay po dito, hindi namin pinakinggan ang mga salita ng Panginoon naming Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Ang sinunod namin ang masasamang hilig at panay kasamaan ang aming ginawa. My dear brothers and sisters, mahalaga ang pakikinig. Sabihin nga sa katabi, "Makinig ka, kapatid." Sapagkat ang pakikinig sa ating konteksto, kapag ikaw ay nakikinig, ikaw rin ay gumagawa at sumusunod. It is not enough to listen. You have to obey. So nakikinig ba tayo sa salita ng Diyos? Marami kasi lumalampas ang salita ng Diyos sa tenga. Hindi tunay na pinakikinggan at hindi sinusunod. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, ano ang panawagan ng ating Panginoon? Pagsisisi. Sapagkat sinasabi nga po, itong mga taga-Korasin at Bethsaida, sa kabila ng lahat ng kababalaghan na ipinakita ng Panginoon, hindi pa rin sila nagbagong buhay.
Sinabi ni Jesus, kung ito'y nangyari sa Tiro at Sidon, siguro sila magsisisi na. Siguro sila magdaramit na ng sako, uupo sa abo, at ipapakilalang sila nagsisisi. My dear brothers and sisters, mga kapatid, minsan tayo po'y katulad ng mga nandito sa Corazon at Bethsaida. Minsan kasi matigas ang ating mga ulo. Kung hindi pa tayo makakaranas ng misfortunes, kung hindi ka pa magkakasakit, dati, hindi ka naniniwala sa Diyos, hindi ka nakikinig sa Kanya. Subalit nung ikaw ay nagkaroon ng sakit, doon mo unti-unting nakilala ang Diyos. Ang iba sa atin nung magkasakit ay mas napalapit sa Diyos. Kaya masasabi natin, totally ba masama yung pagkakaroon ng sakit kung minsan may biyaya pa rin palang dinadala? Noon, nung ikaw ay talagang saganang-sagana sa buhay, halos hindi ka nagsisimba. Subalit, minsan may mga pagkakataon sa buhay natin, we are challenged by the Lord. Anong nangyari? Minsan nagkakaroon tayo ng taghirap. At dahil doon, mga kapatid, unti-unti tayo nagtiwala sa Diyos. Minsan pala yung mga misfortune sa buhay natin, it would lead us closer to Jesus. Palalapitin tayo minsan ng mga hindi kagandahang pangyayari sa buhay natin. Palalapitin tayo kay Jesus. Ilan po sa atin ang napalapit sa ating Panginoong Jesus ngayon sapagkat ang Panginoong Jesus Nazareno ang ating nagiging sandigan. Lalo na kapag against the wall ka na, parang wala ka na talagang matatakbuhan, tatakbo tayo dito sapagkat alam natin na sa simbahang ito, ang poong Jesus Nazareno ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ang poong Jesus Nazareno ay nagpatuloy na gumagawa sa atin ng araw-araw na himala sa buhay. Kaya nga tayo mga kapatid, huwag nating kakalimutan ang mensahe ng ating Panginoon. Yes, gusto natin palagi na may ebidensya. Gusto natin to see is to believe. But our Lord Jesus Christ is challenging us, believing. Faith is believing without seeing. Faith is believing without seeing. Mga kapatid, sa misang ito, nawa, itaas natin sa poong Jesus Nazareno, minsan yung katigasan ng ating ulo sa kabila ng kanyang salita, minsan hindi tayo nakikinig. Itaas natin sa poong Jesus Nazareno na nawa, baguhin ang ating puso at magkaroon ng isang puso marunong magsisi. Isang puso marunong magtiwala. Isang puso marunong magpatawad. At isang puso marunong magmahal. Mahal na poong Jesus Nazareno, pinupuri ka namin.